Isa pong magandang umaga po sa atin mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa isang pribilehiyo na ito ngayon na ipinagkakaloob niya sa akin upang magbahagi ng kanyang magandang balita para sa ating lahat. Sa umaga pong ito, magkakaroon po tayo ng panibagong tema sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Sapagkat natapos na po natin ang tema tungkol sa isang panalangin nitong mga nakaraang linggo. Ano? Naway ang mga napupulot nating aral doon ay maisabuhay ng bawat isa at mabigyan ito ng pagpapahalaga sa ating mga sarili. Ano po? So ngayon po sa umagang ito, ang tema natin na pag-aaralan ay pinamagatan itong Jesus meets our deepest needs. No? Natutugunan ng Panginoong Hesus ang ating malalim na pangangailangan. Kapag sinasabing malalim na pangangailangan, ano kaya ang usual na naiisip natin kaagad? Yung mga bayarin sa kuryente, tubig, pambili ng pagkain, pambayad sa utang, tuition fee. No? Kasi magkakaroon ng pasukan ngayong October. Alam niyo mga kapatid, hindi ito lingid sa ating mga kaalaman na kung minsan, ito rin yung mga nagdudulot sa atin ng mga pag-aalala kung kaya ang isang tao ay nawawala ng gana sa buhay. Pero sinasabi sa atin sa aklat ng Lucas 12:31, subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Ito po ay matatagpuan natin sa Lucas 12:31. Ibig kong sabihin, sa likod ng ating mga pinagdadaanan ngayon, nararapat lamang na mas hangarin nating pagharian tayo ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong umasa lamang sa ating mga kakayanan kasi given na nahihirapan tayo sa sitwasyon. Kaya nga, ito yung mga pagkakataon na mas lumapit tayo sa Panginoon. Hanapin natin siya, kausapin natin siya, purihin natin siya, hindi lamang sa panahon at sa kaginhawaan, bagkus yung mga ganitong pagkakataon na kala natin parang nakakalumbay ang buhay. Pero imbis na ganun ang gagawin natin, bigyan natin ng pagpapahalaga ang Panginoon sa ating buhay. Pupurihin natin siya. At siya naman na nakakaalam sa ating puso, no, sa ating mga puso, ang magbibigay sa ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Malibang sa mga alalahanin natin ito, ano ba talaga ang gustong ituro sa ating tema ngayong umaga? No? Ano ba talaga ang gustong ituro ng tema ngayong umaga para sa ating lahat? Sino ba talaga ang Panginoong Hesus? Ano ba talaga ang kanyang layunin sa mundong ito? No? Yan ang pag-aaralan po natin. Pero bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo muna na tayo muna ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa inyo po mga pribilehiyo para kami ay makapag-aral ng iyong mga salita, makapakinig at mapagbulay-bulayan ito, O Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng puso at focus sa inyo, sa inyong po mga sinasabi. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng kababaang loob at magpakumbaba sa inyo, Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos, ay makita namin kung gaano kahalaga ang inyo pong mga salita sa buhay naming ito. Kaya naman kami ay lubos at patuloy na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pangungusap sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Jesus, the Bread of Life. No? Si Hesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito po ay makikita natin sa aklat ng John chapter 6 verses 26 hanggang 27. Talo naman tayo ng konti sa verses 35 hanggang 40. So bago po tayo magpapatuloy sa ating teksto ngayong umaga, nais ko muna ibahagi sa inyo ang mga naunang pangyayari nitong aklat ng 1 chapter 6 upang mas madali nating maintindihan ang kwento po. So di una po, ang makikita natin dito ay yung pagpapakain ng Panginoong Hesus sa 5,000 katao, no, ng mga kalalakihan. Dito natin makikita na gamit niya ang 5 tinapay at 2 isda
nabusog ang lahat ng mga tao noon sa pamamagitan ng himalang yon na ginawa ng Panginoong Hesus. At may lumabis pa. May lumabis pa po. Pangalawa, ang paglakad ng Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig. Nung kinagabihan ng pangyayaring yun, no, hinahanap siya ng 12 disciple niya at hindi siya makita doon sa pagpapakain, sa kung saang lugar sila nagpapakain nung 5,000 tao. So ngayon, sumakay sila ng isang bangka papunta sa Capernaum, yung mga disipulo niya, upang hanapin ang Panginoon Jesus. Pero habang sila ay nandun sa tubig, naglakad ang Panginoon papunta sa kanila. No, doon natin makikita ang tagpo na yun. Dito sa chapter 6. No? Pangatlo, hinahanap ng mga tao si Jesus. So kinabukasan, nang malaman ng mga taong naiwan doon sa dalampasigan na wala na pala ang mga alagad ng Panginoong Jesus, yung 12, no? At wala na rin ang Panginoong Jesus. Kaya naman sila ay sumakay ng isang bangka upang hanapin ang Panginoong Jesus doon sa Capernaum. Pagdating na pagdating nila doon, nakikita nila ang Panginoong Jesus. At kanila nga itong tinanong sa verse 25. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, "Guro, kailan pa po kayo rito?" No? Ang pagtatanong pong ito ay nagpapakita lamang na gustong gusto ng mga tagasunod niya noon na makasama ang Panginoong Jesus saan man ito naroroon. Gustong gusto nila. No? Kaya lang, ito rin po ang katanungan kung ano ba talaga ang kanilang pinagnanaisan. Kung bakit sila sunod ng sunod sa Panginoong Jesus. Bakit gustong gusto nila sumama sa Panginoong Jesus. No? Yan din ang isang katanungan. Ngayon, una, sinasabi ng Panginoong Jesus, pagsikapan ang pagkain hindi nasisira. Ito ay matatagpuan natin sa verses 26 hanggang 27. Sinabi sa 26, sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Una po sa lahat mga kapatid, nitong aklat ng Juan, makikita po natin na ang Panginoong Jesus hindi na niya kailangan ng ibang tao para makilala ang isang tao dahil siya ay Diyos. Tinutukoy dito sa bungad ng aklat ng Juan na siya, ang Panginoong Jesus, ay Diyos. Kaya alam niya ang iniisip ng tao. Alam niya ang iniisip ng tao. Kaya naman, no, magtanong ang mga taong sumusunod sa kanya, "Guru, kailan pa kayo rito?" Sumagot ang Panginoong Jesus hindi sa kanilang tanong, ha? Hindi sa kanilang tanong, kundi ganito ang kanyang sinasabi, "Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog." May malaking katanungan dito mga kapatid. Ibig bang sabihin, hindi nila naintindihan ang ginagawa ng Panginoong Jesus? Hindi nila naintindihan yung kanyang mga himalang ginagawa? Hindi ba't ito rin yung mga tao sa chapter 5 na kung saan kitang-kita nila sa kanilang mga mata ang pagpapagaling sa Panginoong Jesus sa mga may sakit? Kung kaya sila ay sunod-sunod ngayon sa kanya. Sinusundan nila ang Panginoong Jesus. Nagiging tagasunod sila sa Panginoong Jesus. Hindi ba't sila rin yon? Kaya sila ay sunod ng sunod ngayon sa Panginoong Jesus? Yes! Sila nga, karamihan nga dito ay mga alagad na ng Panginoong Jesus. Kung titingnan natin sa katapusan ng pag-usap na ito sa chapter 6. Kaya lang, sa likod ng kanilang pagsunod at pagtawag sa kanyang pangalan, mali ang kanilang motibo. Mali ang kanilang motibo. Maraming ganyan ngayon mga kapatid. Mali ang kanilang motibo. Kaya naman sila ay tinapat ng Panginoong Jesus. Hinahanap ninyo ako? Sinusundan ninyo ako? Hindi dahil sa mga himalang nakikita ninyo. Hinahanap ninyo ako hindi dahil naunawaan ninyo akong bisaya. Di ba? Gusto lang kaya nila ng patuloy na libreng tinapay? Di ba? Hindi naman nagpunta ang Panginoong Jesus dito sa lupa para magiging wholesale food distributor. No? Kundi magbigay siya ng masigit pa sa tinapay na hinahanap ng mga Hudyong ito. Nagpunta siya dito
para magbigay ng mas sigit pa sa tinapay sa hinahanap ng mga Hudyong ito. Ang tinapay na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung ang tinapay na sinasabi ng mga Hudyong ito ay para sa may sa physical na pangangatawan, ang tinapay na sinasabi ng Panginoong Hesus ay para sa spiritual nating buhay. Yan ang kanyang layunin kung bakit siya pumunta dito sa lupa, dito sa mundo. Kung bakit siya bumaba dito sa lupa. No? Kaya nga sinasabi niya sa verse 27, huwag ang pagkain na sasira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay tumutukoy po ito sa salita ng Diyos. Marahil alam na ito ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya kay Kristo. No, hanggat nandiyan ang salita ng Panginoon na nagsusupply sa atin, kapatid, hindi ka magugutom ang iyong spirito. Hindi ka magugutom hanggat nandiyan ang salita ng Panginoon na nagsusupply sa atin. Hindi tayo magugutom dahil punuin tayo ng kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. At ang pagkain na sisira naman ay tumutukoy ito sa pagkain pisikal. Pagkain pisikal. Ngayon, kung ang pinagsusumikapan lamang natin ay ang pagkain na sisira, marami at hindi mabilang na mga katotohanan ang makikita natin sa bandang huli, nagiging walang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Walang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Marami sa mga tao ang nagpakasipag sa pagtatrabaho para sa kanilang mga pagkain. Hindi masama. No? Damit, bahay, pagbabago ng buhay. Pagdaan ng mga panahon, halos hindi na nagpapahinga sa pagtatrabaho hanggang sa makuha ang lahat na magusto ng sarili. No? Kaya lang, walang kalaman-laman ang espiritu na parabagang dumating sa punto na walang katuturan pala ang buhay na ito. Wala, empty ang puso. Ang espiritu natin, hinahayaang magutom. No? Nakuha mo na ang lahat-lahat ng mga pangarap mo, pero may hinahanap-hanap pa rin ang puso mo. Ano yun? Bakit? Bakit? Nababalot lang kasi ng mga makamundong bagay ang ating mga puso. Binabalot ng mga makamundong bagay ang ating mga puso. Hinahayaang magutom ang espiritual natin na buhay. No? Yan ang problema ng isang tao. Concern lamang sa isang physical na buhay at hindi sa spiritual na buhay. Hindi pa kasama yung mga kalokohan dyan. No, mga kalokohan ng isang tao. Mababasa mo ngayon sa isang balita. Minor de edad, babae na rin. Bakit? Nandun sa kalayawan. No, nakikipag-inuman, pandemic na pandemic ha, nakuha pang gumawa ng mga ganyan. Ipinagbabawal pero gumagawa pa rin ng ganyan. Saan galing yung pera? Baka kay Mayor pa, kay Aliodan, yung Mayor. No? Kaya napakahirap sa mundong ito na pinaghaharian ng mga kalupuhan o kasalanan. No? Hindi masamang magiging masaya kung alam lang natin ang limitasyon sa buhay. Ang Diyos naman ay hindi killjoy. Hindi killjoy ang Panginoon. Sinasalungat nga lang niya ang pumapatay sa katotohanan ng kasiyahan. No? Kaya nga po mga kapatid, dapat mas pagsumikapan natin ang pagkaing hindi nasisira, gaya ng sinasabi ng Panginoong Hesus sa buhay na ito. Dahil dito tayo magkakaroon ng katiyakan at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. No? Pagsumikapan natin ang pagkaing hindi nasisira na sinasabi ng Panginoong Hesus. Maraming taong gusto mabuhay ng matagal. Maraming taong gusto mabuhay ng matagal, pero kadalasan nakatuon lamang sa mundong ibabaw. Nakatuon lang dito sa mundong ito. So ano ba talaga ang nais ng Diyos sa buhay nating ito? John 6, verse 29. Ito ang sinasabi, ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa isinugo niya, tugon ni Jesus. Mga kapatid, sa mundong ito, inalipin ang lahat ng tao sa kasalanan. Kaya nga lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Walang nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Ikaw, ako, tayong lahat ay nagkasala sa harap ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. No? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanong, sumampalataya ka na ba sa isinugo ng Diyos? Sumampalataya na po ba tayo sa isinugo ng Diyos? Walang kamakamag-anak sa kaligtasan, hindi porque anak ka ng pastor o leader ng isang church, ay ligtas ka na. Na walang kamakamag-anak, hindi porque gumawa ka ng mabuti, ay ligtas ka na. Hindi porque anak ka ng isang kilalang tao, anak ng isang presidente, ay ligtas ka na kasi ang sinasabi ng Panginoon na ang sino mang sumampalataya sa kanyang isinugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ngayon ang tanong, paulit-ulit, sumampalataya na po ba tayo sa isinugo ng Diyos? Sigurado ba tayong sumampalataya sa Kanya? Gaano ba tayo kasigurado? Kasi kinokorek niya tayo sa ating mga balikong pamumuhay. Handa ba tayo doon? Handa ba tayo doon? Pangalawa, si Jesus ang tinapay ng buhay. Verses 35 hanggang 38. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama. At hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Sinasabi ng Panginoong Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ito ang una sa pitong statements ng I am ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan na kung saan makikita natin kung sino ba talaga siya. Sino ba talaga siya? Anong katangian meron siya? Siya ang tinapay ng buhay. Ang tinapay na hindi nasisira. No? Ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya yun. Ang sinasabi nga niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ibig sabihin, mayroong isang hain na pagsasaluhan ang maraming tao. At ito ay ang Panginoong Hesukristo na magbubusog sa ating espiritual na buhay. Kung ikaw, ako, at sino man ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi kailanman magugutom ni mauuhaw man ang kanyang espiritu. Bakit? Dahil mayroon na tayong nagsusupply sa atin. Yun ang salita ng Panginoon. Yun ang salita niya. At ito ay ating pinagninilay-nilayan. Kaya nga tuwing Sunday, kapag mayroong pagtitipon-tipon, hindi nawawala ang pag-aalaala sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sa kanyang mga ginagawa sa atin. Nandun yung pagdedevotion, prayer, pagpira-piraso ng tinapay. Alalahanin ang Panginoong Jesus dahil sa kanyang pagliligtas sa ating buhay. Sabi pa nga niya sa aklat ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. No? Kayong lahat na nahihirapan at lubhang na bibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew 11:28. Mayroong kapahingahan sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Mayroong kapahingahan sa Panginoon. Tayo ba ay nahihirapan? Lubhang nabibigatan sa ating mga pasanin? Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, na hindi mo malaman-laman kung kailan matatapos ang pandemic. No? Sa ating bansa, ang daming mga adjustment. No? Ang daming mga na-delay ng mga plano. Kapatid, lumapit tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. May kapahingahan sa Panginoong Jesus. Kaya lang, may requirement. May requirement. Una, sumampalataya ka na ba sa Panginoon? Sumampalataya ka na ba sa Kanya? Religious naman ang aking mga magulang. Ganon din ang aking mga ninuno. Kapatid, ikaw. No, ikaw po kapatid. Sumampalataya ka na ba sa Panginoong Jesus?
kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, yung totoong relasyon sa Kanya, at hindi pa kunwari lamang dahil hindi naman natin mapipiki ang Diyos. Kung sa tao, nagagawa natin sa Diyos, hindi po. Hindi po. No? Tumatawag tayo sa Kanyang pangalan, pero wala naman talaga tayong pagtitiwala o pagsampalataya sa Kanya. May problema doon, mga kapatid. May problema doon. Anong sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo noon? No? Yung verse 26 kanina. Hinahanap ninyo ako? Hindi dahil sa mga himala nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Di naman ninyo ako hinahanap dahil sa mga himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. No? Nagiging tagasunod na niya ang mga taong ito. Nakikita nila ang pagkatawang tao ng Panginoong Hesus. Nakikita nila ang mga himala. No? Nagsalaysay siya kung sino siya. At nung sinabi niya ng Panginoong Hesus na kailangan ninyong sumampalataya sa isinugo ng Diyos, nang hingi muli ng himala. Sinabi ng Panginoong Hesus, kailangan ninyong sumampalataya sa isinugo ng Diyos. Aba, nang hingi uli ng himala. Yan ang sinasabi nila sa verse 13 itong chapter 6 ng Juan. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? No? Ilan kayang mga himala ang nais gawin ng Panginoong Hesus para sa buhay nila? Nagpapagaling ng maraming may sakit, nagpapakain ng 5,000 gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Tapos ngayon, humihingi na naman uli ng himala sa kanya. Himala ba talaga kaya ang nais nila sa kanya? Kasi pagdating dito sa verse 34, nang hingi uli ng tinapay. No, verse 34, sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Kaya nga sinasabi sa kanila ng Panginoong Hesus, ako ang tinapay. Ibig sabihin, siya mismo ang tinapay ng buhay. At hindi niya sinasabing may ibibigay siyang tinapay. Dapat magiging klaro yun. Dapat magiging klaro yun. Siya mismo ang tinapay. Siya mismo ang magbubusog sa spiritual na buhay ng isang tao. Kaya naman pagdating ngayon sa verse 36, sinasabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako eh. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Kitang-kita niyo na ako, pero hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Ito'y masakit na katotohanan na madalas nating makikita sa isang tao. No? Gustong-gusto ng mga himala sa buhay. Sana maghimala ang Diyos. Hingi lang ng hingi sa Diyos, pero hindi naman talaga sumasampalataya sa isinugo ng Diyos. Oo, may alam na may Diyos. No? Pero hindi naman talaga kinikilala ang Diyos kung ano ang ipinapagawa nito. Kung ano ang ipinapagawa ng Diyos. Kapatid, hindi aksidenteng napakinggan mo ang mensahe ngayon ng Panginoon. No? Hindi aksidenteng bumaba ang Panginoong Hesus dito sa lupa upang tuparin ang kalooban ng Ama at maging hain para sa pagtubos ng ating mga kasalanan. No, ito ay nakatakda ng Diyos para sa atin. Itinakda niya ang lahat para malaman natin ang kanyang kalooban. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama. Walang aksidente. Niloob niyang malaman nating lahat ang kanyang mga salita. Nakita natin kung paano gumawa ang Diyos para sa kabutihan ng isang tao. Dahil lika sa atin yung pagiging makasalanan. Ang tanong lang ngayon, sumampalataya na po ba tayo sa Panginoong Hesus? Sumampalataya na po ba tayo sa Panginoong Hesus? No? Huwag po nating tingnan kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Kung ito ba ay kapatawad sa harap ng Diyos. Magkos titingnan natin kung anong kakayanan ng Diyos na gawin niya sa ating buhay sa kabila ng ating mga kasalanan. No, minsan nagdadalawang isip tayong lumapit sa Panginoon. Ayaw natin lumapit sa Kanya. Bakit? Nahihiya tayo sa ating mga ginagawa? Ano bang kakayanan ng Panginoon para gawin sa iyong buhay? Para magbago tayo? Yun ang lagi nating gagawin. Yun ang lagi nating titingnan. Sinasabi pa nga niya, hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Panghawakan natin yun. Sinabi niya yun. Panghawakan po natin mga kapatid.
Sabi pa niya, ako'y bumaba sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Anong kalooban ng Diyos? Ang maligtas ang sinumang sumampalataya sa isinugo niya. Ang maligtas ang tao ng sinumang sumampalataya sa isinugo niya. Number 3, panghuli, hindi tayo ipapahamak ng Panginoong Hesus. Verse 39 hanggang 40, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, sa buhay pong ito, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, marami at hindi mabilang na mga pagsubok ang ating mararanasan. Di madali ang buhay. Marami ng mga pagsubok. Pero dito rin naman dinadalisay ng Diyos kung gaano talaga katotoo yung ating pananampalataya sa Kanya. Kung gaano tayo katotoo, katapat sa Kanya. No? Minsan, may mga problema nagdadala sa atin sa kasalanan. Akala natin kayang-kaya natin itong dalhin kasi maliit lang naman. Pero pagdaan ng mga araw, boom, nahulog na tayo sa kasalanan. Nagkasala na pala tayo. At ang kasalanan ito ang naglalayo sa ating relasyon sa Panginoon Jesus. No? Hindi natin siya napapakinggan. Hindi, wala na tayong communication sa Kanya. Humiwalay na tayo sa nagpapastol sa atin. No? Meron ngang isang talinghaga tungkol sa nawalang tupa. Ito ay makikita natin sa Matthew 18, 12 to 14. Ito ang nakasabi, ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang tito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. Mga kapatid, kung ang isang tao na mayroong 100 na tupa at mayroong isang nawala at hinahanap-hanap niya ito, paano pa kaya ang Diyos? Sinasabi niya dito, hindi gustuhin ng Diyos na mawalay ang isa sa kanyang mga anak. Hahanapin niya, no? Hindi niya tayo hayaang tuluyang mapahamak sa buhay pong ito. Hahanapin, sinusundan tayo ng Panginoon. Kaya lang ang problema at nagiging problema kung minsan tayo pa yung nagmamalaki sa Diyos. Alam mo yung niyayakap ka na ng Diyos, sinusuyo ka na, ikaw pa yung nagpupumilit na umalis sa Kanya, umalis ka. Ayoko makinig sa iyo dahil gusto ko rito. Yun ang masakit na katotohanan. Kung minsan sa buhay ng tao, nangyayari yun. Kaya lang, ayaw ng Diyos na malayo tayo. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sinusundan niya tayo. Kaya hinahanap niya tayo. Kaya gusto niyang itwid yung ating mga maling pamumuhay. No? At ito pa nga ang pinakamagandang pangako niya. Pagdating ng huling araw, ang katapusan ng mundo, no? Mayroong pagsusundo at bubuhayin niya tayo at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasama siya sa kaharian. Kasama sa kaharian tayo doon. Yun ang napakagandang pangarapin natin. Aasahan natin. Hihintayin natin. No? Kapatid, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus, siya ang tinapay ng buhay. No, siya ang tinapay ng buhay. Ang magbibigay ng kabusugan sa iyong espiritu. Ang sino mang nakatagpo sa Kanya at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po pwedeng hanggang nakatagpo lang. No? Hanggang nakatagpo lang. Tapos, wala naman talagang pagsasampalataya. Walang pagsasampalataya. Dahil ang kailangan dito, package, sinasabi ng Panginoon. Natagpuan mo, kailangang sumampalataya. Magtiwala ka doon sa natagpuan yun. No? Kasi aanhin naman natin yung salita ng Panginoon, tapos hindi naman natin pinagkakatiwalaan. Useless din yun. Wala rin yun sa buhay natin. Tago sa ating isipan.
Pasok rito, labas na naman doon. Wala sa puso. Hindi natin pinagkatiwalaan yung sinasabi ng Panginoon. No? Kaya kailangan mayroon talagang pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. No? At kung tayo naman ay isang mananampalataya sa Panginoon Jesus, kamusta naman ang buhay natin sa Kanya? Sa Kanya, yung puso natin sa Kanya. Kamusta ang ating relasyon sa Kanya? Meron nga akong isang kliyente noon, sinasabi niya, ayosin daw niya yung buhay niya pagdating ng panahon. Naayos ba natin yung buhay natin? Hindi. Hindi natin kayang ayosin yung buhay natin. Dahil likas sa atin yung pagiging mahina. Likas natin yung pagiging makasalanan. Akala lang natin, malakas tayo. Strong, brosko. Pero deep inside, mahina. Tinatalo ng kaaway. Kaya imbes na ganun yung gagawin mo, sasabihin mo, sumuko tayo sa Panginoon. Yun yung tanging gagawin natin. Mag-humble down tayo sa Panginoon. Dahil siya lang ang may kakayanan na magbago sa puso ng tao, sa buhay ng tao. Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung magtuturo. Minsan may mga ganitong linya pa. In God's time, magsusuko naman ako ng buhay sa Panginoon. God's time, magsusuko rin ako ng buhay sa Panginoon. Kapatid, walang God's timing sa buhay ng mga taong hindi marunong makinig sa salita ng Diyos. Hindi marunong makinig sa salita ng Panginoon. Wala, nagmamalaki pa. May God's timing ba doon? Hanggat nananatili tayo sa pagkakasala at naglublog tayo doon sa kasiyahan niyon, na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, walang God's timing doon. Nananatili tayo doon. Dahil ang Panginoon naman, lagi may oras sa atin. Tayo ba may oras sa Kanya? May oras ba tayo sa Kanya? Yun ang laging katanungan sa atin. Na kailangan natin namnamin. Ako ba? Ako ba? Ay talagang nagsusumikap na paghariin ang Panginoong Jesus sa aking buhay, yung pagtanggap ko sa Kanya, yung relasyon namin sa Kanya, dapat mananatili yun sa atin mga kapatid. Kasi relasyon nga eh. Hindi ito relihiyon. Relasyon natin sa Diyos. Wala makakapagligtas na religion, kundi relasyon natin sa Panginoong Jesus. Bilang pagtatapos, sinasabi sa aklat ng Colossians 3, verse 1 hanggang 3, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Nawa ang mensahe po ng Panginoon ngayon. Eh atin po itong namnamin mga kapatid, pagbulay-bulayan, himay-himayin sa ating buhay. Mag-reflect tayo sa Kanya, makipag-usap tayo sa Kanya. Kung kamusta ba talaga ang ating buhay? Kamusta po ba talaga tayo sa Kanya? Harapan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa inyo pong mga salita ngayon, sa amin pong mga pinag-aaralan ngayon, na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Pinapanalangin namin, O Diyos, na ito po ay mananatili sa aming buhay at huwag po namin itong baliwalain. Bagkus ito po ay amin pong himay-himayin, susuriin kung papaano ba kami tumugon nito, O Diyos. Tulungan niyo po kami na magampanan po ito at huwag po kaming hayaan na talunin ng mga tukso, kaaway sa mundong ito. Maraming mga kaabalahan, mga pangyayari na hindi namin lubos makita kung papaano ba ito susulbahin. Pero nandyan po kayo, O Diyos, nagbibigay sa amin ng focus sa buhay po namin ito para patuloy po kami mamuhay na mayroong kapayapaan at kasiglahan na masayang nagpupuri sa inyo. Muli po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon naman po ang katanungan o isang tanong para sharing sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Ito po, paano po natin babalansi ang oras natin sa Diyos at sa mga gawaing personal o material? Sana po magkaroon tayo ng pagbabahaginan sa bawat pamilya sa loob ng tahanan. Maraming salamat po.